Isinabi mo naman na hindi ka narinig. Hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Ngayon, napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, how I wish he is here. But wala siya dito, so... Maybe, Mr. Chair, we can hear from the lawyer of Mr. Kumar about his absence. She's not invited as a resource person, but her role here is has to be limited for giving legal advice to James Kumar. But if you want to ask her, then we can administer. Administer the oath. Yeah. Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Attorney, if I may, Mr. Chair, what happened to your client? Thank you. Senator, last Friday, we were going to the Parañaque Prosecutor's Office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if the any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same findings, Your Honor. Since we are not doctors here, we cannot attest to the veracity of this medical certificate. But I know the attending physician, Dr. Raul Lapitan, he is also my cardiologist before, and he's a very good cardiologist, Mr. Chair. Yeah, thank you, Sir Dojing. In fact, I have no doubt about that medical certificate. Pinirmahan niya ng doktor. May oath ang doktor na talagang hindi sila dapat magsisinungaling sa kanilang tungkulin. But then again, being the chairman of this committee, gusto ko rin talagang andito sana siya. Because kung basihan natin yung video, narinig natin na very serious yung allegations about yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, kung i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatay yan, dahil hindi natin nakumprunta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very, very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy. Kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung sinasabi niya, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero paano ka? Alam ko yung ginawa mo ngayong discard is afterthought na lang. Gusto mo lang magpapalusot. Dahil sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, discarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung daladala mong papel para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. Sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer.
Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... Yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. Hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police, hindi ka nga naging PDEA. Napulkom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka mag... bigay ng expert opinion sa amin. Hindi ko, we don't, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording, CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing, tapos kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng... kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo maglukuhin si itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing? Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito? Kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat ay isang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Eh, kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kaya gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi ko po akalain, sir, na... Sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this. Hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang... ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga... Sinabi mo na nga, eh, na yun ang objective yes, mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam. Hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe... Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung kisa video na yun? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Eh, si opinion yan, sir, sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none! I'm ready for you that. You are cited in contempt! Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik. You take custody of this person. Lukuhin mo kami? May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? 1 minute suspension.
Dali lang. Hearing resumes. Mr. Chair, are we... Hearing resumes. Mr. Chair, so before... So, I, for the record, this committee got the concurring vote of Senator Jinggo Estrada as far as citing in contempt of Picoy Santiago. So, that's for the record. Because according to our rules, I need to get one concurring vote. Kaya despite the absence of an objection, still, I need one concurring vote. And I got the concurring vote of Senator Jinggo. Thank you for that support, Senator Jinggo Estrada. You may have the floor now. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with the questioning for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer of James Kumar. And with the permission of the Chair, if you will allow it, if he can participate virtually, Mr. Chair. Are you listening, Mr. Chair? Please, continue. Now, I'm listening. If, I have conversed with the lawyer of Mr. Kumar. With the permission of the committee, with the chairman of the committee, if you can participate virtually from the hospital, Mr. Chair. Well, he is within Philippine jurisdiction, and because of his medical condition, we can't allow that, Mr. Your Honor. Sir, we are just getting the clearance now from Dr. Lapitan, Your Honor. All right. And we have sent already the link. Just a few minutes, Your Honor. Because Dr. Lapitan is in Makati Med naman, sir. All right. How many minutes are we going to wait? Just 5 minutes. All right. While we are waiting, I'll just proceed with the questioning of... Yes, go ahead. Mr. Morales. Okay. Mr. Morales, bigyan na lang kita ng isang pagkakataon pa ha, para malinis yung pangalan mo. Tinanong yes, kita nung second hearing ng committee, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinabit mo sa PIDEA that you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended, yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po yan, Your Honor. Wait, just answer me. Was it made under oath? Lahat po ng sinasubmit ko po sa PIDEA, particular po doon sa PDS, ay lahat naman po ay under oath. Alright. So kung under oath yan, so you misrepresented yourself, so malinaw na doon pa lang sa PDS mo ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor. Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon po sa PIDEA. No. Wait. May I interrupt? I am not talking about your compliance. I am asking you. I am asking you if you misrepresented yourself. Dahil kanina, anong last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following... modes, resignation, retirement, drop from the roles, dismiss, termination, end of term, sinabi mong no. Inuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po nirepresent. Wala pong misrepresentation na Mr. Chairman. Ano tawag mo doon? Ito po yung
Yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply, kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base dun sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Alam mo, Ginong Morales, binibigyan nga kita ng pagkakataon eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police. Sinabi mo, 1993 of April, hindi mo na alaman kung kailan ka na-dismiss from the service, hindi sinabi mo, hindi mo maalala. Itong pagpasok mo sa PIDEA, 2008, April. Okay? No, Your Honor, 2009 po. Alright, ako, Your okay. Honor, sige, 2009. Alright. Na-appoint sa PIDEA. Okay, 2009. Naalala mo, in-admit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na maliwanag, dahil sinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala na yung mga sinasabi mo? Ito yung mga documentary evidence. Your Honor, ngayon. Ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Recruitment Mr. Chair, Committee, hindi ko malaman, Your Honor. Yes. You just answer the question. Answer the question directly. Huh? Thank you. Maliwanag po, Mr. Chair, na hawak ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 33, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya no. Yung have you ever been formally charged? Sinabi niya no. Eh, ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman, yes, tanongin mo lang kita, follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. Chairman, maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, okay, napakatagal na po dyan. At ito pong... Sige, kunin natin yung original yan. Original PIDEA. Submit the original copy. Where's the original copy of his PDS? I will ask our personnel officer right now to Mr. Now. Chairman, if I may. Senator, yes, Jinggoy. Go ahead. Ang dami na nating hearing dito. Wala pa nga pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon siya yung manghihingi ng original. Kung ano man yung kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Huwag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA Leaks. Patungkol po doon sa... Your Honor. Okay na yan, that's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as a resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hahanapin yung original, again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy, or yung copy niya, na photocopy, hindi original. Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So baka naman, unless malabo po ah, kung malabo, kuha tayo naman sa maliwanag na kopya.
Mr. Chairman, Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento dahil ito po ay nagtutukoy doon sa akin. Eh, paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking makasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PDLX. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw, hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. The more hindi makaproduce, Maharlika. Siya nagpakalat niyan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and I have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So, ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po niyan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, ni hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinubmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay dun sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-op at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita niyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong niyo ako dun sa memorandum na inisyo ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa PDEA. Yun po, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, itong hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Sinertify ito ng PDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted again, before this committee. With the permission of Senator General, Mr. Yes. Morales, pakiusap na po. Tatlong hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko, ha? Litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po, mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyo makita. Eh yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Litrato lang nga po eh. So pagbigyan nyo na po para maka-andar na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot eh. Madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, ano? Yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yun yung tanong ginong, Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo lang gusto yung... Malayo lagi sinasabi dito, Mr. Chair. Huwag kang lumihis sa tanong, please. Ang akin po ay, okay, pagbibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po, Your Honor. Hindi po sa katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na ano gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PDEA. So, PDEA, okay. If that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files ninyo. If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Excuse me, yeah. Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si Intokayo ko, si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is, it's unreasonable to be asking for the original because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo,
na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yeah, yes. Kailangan pagdibatihan po yan. I don't disagree. Sagutin na lang po kung ayaw yung sagutin. And then, lipat si Senator Jenggay Sabandarong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is sa... kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan. Dahil certified true copy man. Alam nga naman hindi new certified kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo dyan na original document. So since sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified ng PDA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Buti nga kami, may Xerox, ikaw wala eh. Question 35 and question number 35 and number 37. Your Honor, yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng ano no, ng hindi, please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDA. Ang atin lang, isasagutin mo lang yung tanong. Alam mo, Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorelate. Hindi nga sa'yo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDS mo. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero ni wala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang nung na bahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad dun sa due process ko. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po nito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. Pwede bigay mo sa akin yung papel? Tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair. Itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga taga-PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungaling ang lahat yung mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala lang sa sarili niya. Siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito. Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na na nagsisinungaling. Papilis mo ito. Meron ka pirma dito. It is a certified photocopy coming from PDEA, if my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PDEA? So, Senator Jenggay, if you cannot get a proper answer from Jonathan Morales, you may continue well, with other matters. Alam nyo, pag ganito lagi ang sagot nitong si Morales, wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Parang kasinulingan ho yung lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, if the chair will allow it. With the
okay lang ba sa inyo na para bang nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na raw yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari dyan. The doctor did not agree, but James just wants it already. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob siya ng... May doctor po doon, pero the doctor did not agree, but... Oh, they did the doctor did not agree, or you did not consult with the doctor? He did, but the doctor said no. Oh, so, sabi na, pa, pag may nangyari sa kanya, makakamisin. No. Yan. Hello, Your Honor? Yeah, andyan na siya, pero ako... Pag may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Yes, sir. I just want to clarify. Gusto ko rin matapos na ito kasi... Sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. James, we would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya wag na, James, wag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisihin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito. Kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nagsasuffer, pati yung pamilya ko po, dahil dinadrag ko yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize na nagkaganyan ka. Parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala pa ang ginawa. Hindi naman ako tama ito. Ang pangalan ko, pangalan ng pamilya ko, sinira sa lahat. Wow, paki-op na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-usap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you. Senator Jinggoy, you want to continue? Resume muna. Session resumes. Senator Jinggoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa lahat na sinasabi ni Agent Morales, pawang kasinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisunungaling naman. So, ano po maihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jinggoy, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor, kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pa mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na. Ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record,
Senator Jinggoy, go ahead. Thank you. Last question, Ginong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, ano, bagamat irrelevant po yan dito sa, ano, no, sa ginagawa natin investigasyon, Your Honor, for the record, ito ano, pong... Ano ibig mo sabihin irrelevant? Yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada, Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa aking personal na kaalaman kaugnay nung kasong nahawakan ko nung 2012. Katunayan, Your Honor, ano, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama sa ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Wag. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, nakikita rin. You are now questioning the wisdom of this committee. Kung ganun ang line of thought mo. Mr. Chairman. Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party. Hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination, karapatan nyo po lahat yun, may abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na... irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin nyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Sir Torchis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang pakiusap natin. Yes, Mr. Yes. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa ano po, no? Pero ito po, bilang investigador, marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit dun sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago, si Romy Enriquez. At ito po ay rumihistro doon sa CCTV, sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato. Tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. At ako naniniwala na importante. Ako naniniwala, hindi ako nagpapabula, kaya nga kinontem ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin kung wala pong... Please, kuha na lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Senator Jinggoy, please continue.
Kamu na mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Eh talagang nakakawalang gana pa rin kasi nungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS. Noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself, ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon, meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po. Noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan niyo, Ginong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo whether you complied or not dun sa hinihingi sa iyo ng PDEA. At tinatanong ko if you misrepresented yourself. Dahil nga taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed? Sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at marami kang, you have a string of cases filed against you. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Sa sagutin mo tanong. Ako, naniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply requirements. Yes, Mr. Chairman. So bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Yeah. In-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDS, the truthfulness, yung denial mo na, please answer the question. Wala naman. Your Honor, wala pong denial. Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself to sa PDEA nung doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo, no? Am I correct? Yes, sir. Pero the PDS says otherwise. Oh, sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po, merong sinasabing na-comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito, panay kasinungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan. Hindi ko na po alam kung yung mga susunod mga katanungan ko kung talaga magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons pinasusunungalingan siya, siya lang ang tama. So ano ba tatanungin ko sa kanya? Pare kasinungalingan. I-deny niya, i-deny. PDEA, ano masasabi niyo? Did he misrepresent himself sa PDEA, sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, PDEA. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo diyang validation. Lahat-lahat, check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time, I was not yet part of PDEA. So, ikaw nang nasa HR ka na noon, nung panahon nung... Not yet, sir. Right now? Not yet, sir. I was not just yet. Appointed last April 1, sir. Okay. So, sir, I can only surmise that... the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission, and I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements
For example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police. We cannot second guess, Your Honor. But it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PIDEA prior to his appointment. Kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-swear ka muna. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements at mali-mali yung kanyang requirements? Sir, I cannot answer it because I do not have personal knowledge on the facts and circumstances prior to his appointment as PIDEA agent. General Coy, sir, you've been PIDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDAs tapos ma-appoint siya as a PIDEA agent? Wala bang betting process na ginagawa ang PIDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PIDEA, no, but sa PNP, I was the former director of personnel. Sir, hindi ka pala nag-PIDEA, no? Dangerous Dogs Board ka lang pala. Yeah. I presume si, Your Honor, I think si, when we invited General Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances dun sa recruitment ni PIDEA agent Morales. According to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, I'm just assuming na siguro relax yung processing during that time just to comply with the manpower requirement. That's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na na-remember yon, pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Chis. Can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonyo at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, na may mga kotse ang PIDEA doon sa mga plakang binigay niya na sinang-ayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di po ba? Ng PIDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos ang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras sa itong nagdanga dalawa, tatlong pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Coy. Sir, kindly submit to the committee, ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno, dahil galing po sa inyo yung policy, para sa piloto, sa driver, di ba, professional driver's license, sa firearms, una. Pangalawa, pakisubmit din po sa amin kung ano ang inventaryo ng mga test na meron po ang iba't ibang ahensya, kabilang ang customs, kabilang ang immigration, ng pag-test na drugs. Baka mamaya, gaya ng sabi nung karang hearing, puro marijuana at sabo lang yan, pati sa customs at sa immigration. Hindi natin alam kung may nakakapasok na iba't ibang uri ng mga droga. At panghuli po, pakibigay sa amin kung anong available sa merkado para sa budget deliberations at nasa ilalim yan ng komite ni Senator Bato. Ano-anong klaseng test pa po yun nandyan?
May test po ba na kayang malaman kung isang taon meron o hanggang isang linggo lang o dalawang linggo? Di ba may mga ganun? O hanggang isang buwan lang? Magkakano ba yon? Ilang ba binibili natin kada taon para sa taunang budget pag pinag-usapan? Eh, mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabu at marijuana lang ang palagi nating tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor. We'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-ulat yes, ng komite. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ruchis. Thank you, sir. Please submit to this committee, sir. Yes, Your Honor. We'll go. Thank you. Senator Jinggoy, if you don't have any more questions, then we can... Hindi, si PDA na lang. Yeah, go ahead. Ano pangalan niya? Director Lasso. Okay, noong tinanggap niyo siya sa PDEA, sinabi niya nag-comply this was, so kung ano yung mga compliance yung sinasabi niya. Didn't you check his PDS? Yung personal data sheet bago niyo tinanggap? Sir, again, I was not yet the, Your Honor, I was not yet the PDEA chief at the time that he was applying. But okay, who is qualified to answer my question? Honestly, Your Honor, nobody right now is with HR at the time that Mr. Morales was applying. But I have brought with me here are the service directors, like for example, Attorney Kudia, who is our HR director now. The process is still the same. It hasn't changed, Your Honor, and maybe okay. I think... What is the process? All right. When you accept an agent of PDEA, hindi niyo ba... chine-check yung kanyang PDS? Sir, sa recruitment process, sir, we scrutinize not just the personal data sheet but also the attachments. The attachments, sir. Right. Yan po yung procedure natin. For example, sir, he's a former government employee. Tingnan po natin kung meron silang certificate of employment. Number two, yung mga clearances. For example, if it is for the PNP, nagmipat siya, I suppose merong clearances siya coming from the government office kung saan siya dati nag-employ. Yun po yung mga usual natin na tinitingnan. As to the PDS, it is incumbent upon us under the Civil Service Law Rules and Regulations na dapat kumpleto po ang lahat ng entry na nakalagay doon. So we scrutinize everything. Kung hindi po sila applicable doon, dapat nakalagay NA or not applicable. Dapat nakalagay? Kung hindi po sila, for example, sir, mayroong isang question doon na tanong, bawa. Anak, etc. O kung single ka, dapat na nakalagay doon NA. Doon po sa mga tanong nila on page 4, I think, on your question, dapat inilalagay niya yan religiously. Kung merong yes or no lang naman po ang tanong dyan, tsaka why eh. So dapat kayang sagutin yan ng applicant. Well, in the case of Mr. Jonathan Morales, sa kanyang PDS, if you were the incumbent, ano position mo? HR at that yes, time. Sir. Will you accept him as a as PDEA agent? Given the circumstances, halimbawa, he misrepresented himself dito sa kanyang PDS. Yes, sir. Being a theoretical question, I can answer it theoretically also. Yes, no, sir. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, yung mga predecessor mo, were they remiss in their duty of not reading the PDS of this particular person? Your Honor, I cannot answer it because I do not have personal knowledge. But it seems, merong deeper context po kasi siya. Hindi ko po masabi or I can make any second guess kung may na-remiss sila. But based on my experience here, right now, medyo scrutinize po namin lahat po ng applicant, lahat po ng ating mga additional na nakalagay dyan. Kahit nga po sa promotion, tinitingnan po namin kung yung mga yan, karapat dapat eh, kung tama po yung mga nakalagay sa kanilang mga, sa PDS nila. Hindi nyo ba nire-require doon sa mga nag-apply na mag-secure ng NBI clearance? Meron po, Meron. Yes, sir. Meron, sir. So, in his case, I don't know if you can answer it kasi yes, sir. Hindi niya yes, sir. Because bago lang, hindi nga kaya siya na NBI clearance? You don't know? I doubt, sir. Okay. Assuming, anong pangalan, attorney?
Ronnie Cuja, sir. Romy, Attorney Romy. Assuming dito sa PDS niya, no, kung sumagot siya ng yes, dun sa if you have been dropped from the rolls, ano po ang gagawin ng HR? Yes, sir. Kung may sumagot po siya dyan, unang-una, may possible, considering na under oath yan, pwede hindi namin siya tanggapin. Hindi naman niya na under oath siya. Opo. Hindi po namin siya tatanggapin. So maliwanag, nung nilagay niya ng no, if you have been dropped from the rolls. Yes, sir. Na nagsisinungaling siya. Na he misrepresented himself. Correct? Yes, sir. Yan. Yan na. Lumabas na katotohanan. Hindi na ako nagsasabi, Mr. Morales, ha. Yung mga PDEA, lahat ng mga naimbitang resource persons dito ay nagsasabing sinungaling ka. Hindi lang naman ako, eh. Eh, naniniwala ka lang sa sarili mo, Ginong Morales. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my previous statement during the last hearing or last two hearings, that the statements given by this resource person against the agency of like PDEA and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false, Mr. President. That's it, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Jingo Estrada. Mr. Chairman. You want to say something? Yes, okay, yes, Mr. Chairman. Ang sa akin po, no, na-comply ko po yung hiningi ng recruitment committee nung araw po na yun, no, nung time na yun. Kung ano man yung mga sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung po... Walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka eh. Nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Sir Jingo, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon, no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo itong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema. Appointed ka. Hindi ko man pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon, ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sinasabi na pabaya sila. Pero ito lang, particular question yung PDEA mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Sir Jingoy, yeah, which you should answer truthfully. Nasagot ko na po, Mr. Chairman. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself? Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Kasi po, nag-comply po ako doon sa hiningi. Wala naman akong pakialam sa compliance. Yeah, Your Honor. Sandali lang. Wala naman tayong pakialam dyan sa compliance. Kung nag-comply ka, good. Ang isa lang naman tinatanong ko, did you misrepresent yourself dito sa PDS mo? So you complied by submitting a falsified PDS? No, Your Honor. Ito kasi nag-comply po ako. Mo. Lahat po nung mga hiningi po nila sa akin noon na patunay, sinubmit ko po noon. Kaya nga po, yung pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano niyan, ano? Yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan ko, yes, dito? Yes, Your Honor. Let me finish. You mean to say, you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to? Hindi ko po alam, Your Honor. Morales,
Hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi. Just answer yes or no. Your Honor, kaya nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Certified true copy. Sandali lang. Certified true copy na nga ng PDI yan. Andiyan na, certified true copy. Tingnan mo lang yung pagkasulat na yan o sa'yo o hindi. Legal. Hindi yung sabihin na hindi ko po alam. Yes or no lang naman ang sagot yan. Kung sulat kamay mo yan, makita mo naman yung strokes. Kung sulat kamay mo yan,